Nakita naman po ng matinding pagulan na pinsala ang tulay na nag-uugnay sa mga bayan sa Caraga at Baganga sa Davao Oriental dahil sa mga trosong inanod mula sa umapaw na ilog. Para sa Caridad Detalye, may live report si Dano Tingkungko. Dano? Sige, sa pag-apaw ng ilog nitong Sabado, nabuwalang kalahati ng Governor Teodoro Palma Hill Bridge o Manoriaga Bridge, ang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Caraga at Baganga sa Davao Oriental. Kahit maaraw na, malakas pa rin ang ragasa ng ilog. Ang mga trosong sumira sa tulay nagkalat sa pampang ng ilog. Ang natira naman sa tulay na konkreto at bakal, halos hindi mapakinabangan sa laki ng pinsala. Pampot lang ang tanging paraan para makatawid ng Caraga. Ang ilang bangka muntik pang ano rin ng ilog. Kalbaryo rin ang sumalubong sa ilang mga may dalang motorsiklo. Sa dami ng mga tumatawid, nagbayanihan ang ilang lalaki sa pagtutulak ng isa pang bangka. Ayon sa DPWH, 2 beses nasira ang tulay sa loob lamang na mahigit 1 buwan. Nasa kasagsagan sila ng pag-aayos ng tulay nang muli itong maanod Sabado ng gabi. Gumawa na ang DPWH ng 2 daanan ng tubig ang ilog o diversion para mapahina ang lakas ng agos na ilog. Samantala, kahit patuloy ang paghupa ng bahas sa mga binahang barangay sa Katiil, nananatili pa rin sa evacuation center ang mga inilikas na residente. Hindi sila pinauuwi lalo't may posibilidad na maulit ang pagbaha dahil ng masamang panahon. Sa pinakauling taya ng DILG na sa halos 800 pamilya na ang inilikas mula sa mga apektadong barangay ng San Vicente, San Miguel, Alegria, San Alfonso, Araya, Abejod, San Rafael at Baybay. 6 na paaralan ngayon ang pansamantalang tinutuluyan ng mga lumikas. Yan muna latest mula rito sa Davao Oriental. Balik sa RG. Maraming salamat, Dano Tingkungko.